Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Ito ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Tayo ay nagsisimula sa ating tradisyon, no? Na labis na kinagigiliwa ng mga Filipinong Katoliko at ito ay ang simbang gabi. Isang tradisyon na dinala ng mga Kastilang praile o Kastilang pari sa ating bansa nung dumating ang nung dalhin nila ang Kristyanismo, no? Alam niyo mga kapatid, ang taong ito ay special sa atin dahil unang-una ay pinagdiriwang ng bansa, ng ating bansa ang ika-limang daang taon ng pagdating ng Kristyanismo, no? Nung dumating ang mga Kastila sa ating bansa, dala din nila ay Kristyanismo. So year, anong year? Ano taon yun? 1521. Kaya itong year 2021 ay ikalimang daang taon. No? At nung sinisimulan pa lamang nila na ipakilala ang Kristyanismo sa ating bansa, natural, kinakailangan ay turuan nila ang mga Filipino tungkol sa pananampalatayang Kristyano. At isa sa kanilang naisip gawin ay ang siyam na araw-araw na pagmimisa sa madaling araw. Nung mga panahon yon, ang mga Filipino ay mga magsasaka. At ang mga magsasaka, bago pumutok ang araw sa umaga, yan ay pumupunta na sa kanilang bukid upang magsaka. So naisip ng mga pari, bago sila pumunta sa kanilang bukid, ay tipunin muna sila sa simbahan. At doon ay inaaralan sila. Na? At doon na nga nagsimula ang Misa de Gallo. Ang Misa ng mga manok. Kasi nga, madaling araw, no? Tumitilaok ang mga manok, kaya Misa de Gallo. Pero sa atin, itawag natin dito ay simbang gabi. Okay? So paano na magkaroon naman talaga ng gabi? Gaya ngayon. Dati wala naman ito eh. Dati wala ito. Paano ba nagsimula yung gabi na simbang gabi? Kasi dati ang simbang gabi, madaling araw. Paano ba ito nagsimula? Ito yung nagsimula sa mga lungsod, sa mga urban, na maraming nagtatrabaho, no, sa office. So hindi nila kayang magsimba ng early or dawn masses. Kaya naisip ng simbahan, o sige, magmisa din tayo sa gabi para naman ma-accommodate yung mga hindi makakasimba sa umaga. Dati-dati talaga, isa lang talagang misa. Isang misa bawat parokya. At yun ay yung madaling araw. Subalit yun, for pastoral reason, meron na rin tayong misa sa gabi. Okay? So, ang purpose talaga nitong siyam na araw-araw na pagmimisa ay nung mga panahon yon ay upang aralan ang mga native Filipinos tungkol sa Kristyanismo, upang ipakilala si Jesus. Alam naman natin ay ang simbang gabi, ang siyam na araw na pagmimisa bago sumapit ang Pasko ay paghanda sa pagsilang ni Kristo, ang Diyos na nagatawang tao. Kaya every day, may paksa na ipinapaliwanag ang pari. No?
bago dumating ang araw ng pagsilang, at least kahit papano, meron ng basic knowledge ang mga native Filipinos kung ano ba itong Paskong ito. Kung sino ba ang pinagdiriwang sa Paskong ito. Yun. So doon nagsimula ang ating tradisyon ng simbang gabi. Nung una, akala ko dito lamang sa Pilipinas merong simbang gabi. Napag-alaman ko, meron din pala sa Mexico. Kasi sa Mexico, yung mga pari, yung mga prile kasi nagpunta sa Pilipinas, ay isa ding mga nag-evangelize ng mga taga Mexico at nagdali din ng Kristyanismo sa kanila. Okay? So ngayon nga ay natatangi ang ating pagdiriwang dahil ating pinaghahandaan ang 500 taon. Pinagdiriwang 500 taon ang pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Okay? At sa taong ito ay inaanyayahan tayo ng ating simbahan na magbalik tanaw. Kung ano na ang naging paglago o pagunlad ng Kristyanismo sa ating bansa. Sapagkat nung dumating ang Kristyanismo sa ating bansa, ibang-iba naman ang sitwasyon noon, 500 years ago. No? Unang-una ay puro mga halos katutubo ang kalamang inabot. Mga hindi marunong bumasa at sumulat. So napakahirap noon. Tapos nga, mga Kastila, siyempre ang salita nila, Kastila. Tapos yung kanilang mga dinatnan, iba't ibang linggo. Alam naman natin, there are thousands of dialects in the Philippines, no? Imagine, isang napakahirap na isang pangunahing challenge na naranasan ng mga Kastilang misyonero na dumating dito ay paano natin ipapaliwanag itong katuruan ng Kristyanismo? E samantalang Kastila yung alam nila, tapos ang mga dinatnan nila, iba-ibang salita. Diba? Tatawid ka lamang ng ilog, iba na yung salita. Iba-iba ang mga salita. Kaya nga po, anong ginawa nila? Gumamit sila ng visual aids. Gumamit sila ng mga paintings. Gumamit sila ng mga images para ituro, no? Evangelization through visual aids. Kaya nga lamang, yun ang naging mahirap, no? Kasi hindi yun sapat para ipaliwanag ang pananampal. Napakahirap sigurong ipaliwanag yung ebanghelyo using only visual aids. Tapos yun nga, limited, ang limitation ay yung lingwahe. Hindi naging madali. Kaya nga for so many years, ang mga Filipino ay yun. Tuloy ang ating debosyon, madalas ay nakasentro lamang sa mga images and pictures, no? Kaya nga isang magandang pagsusuri iyan eh. Suriin natin ating sarili. Andun pa rin ba tayo sa ganong level? Kasi tayo ay nasa panahon ng, di ba? Isa sa pangunahing kailangan ngayon ng mga tao ay ang maging computer literate. Di ba? Computer literacy. Sa ating panahon ngayon, you have to be literate. At least you know how to read, to write, di ba? Subalit sa atin bilang mga Kristiyano, are we also literate as Christians? Tayo ba'y nagbabasa ng banal na kasulatan? Kasi para tayo masabing literate Christians, kinakailangan nagbabasa ka o nakikinig ka ng salita ng Diyos na ipinapahayag sa'yo. Sapagkat kung hindi ka naman nakikinig sa pagpapahayag ng salita, o kung hindi ka naman nagbabasa ng banal na kasulatan, you cannot call yourself as a literate Christian. Nagiging literate Christian lamang tayo pag tayo ay may kasanayan sa salita ng Diyos. Kaya yan ay magandang suriin natin ating sarili, no? Ngayong pinagdiriwang natin ay 500 taon ng Kristyanismo. At hindi lamang sa level ng kaalaman, kundi higit na mamahalaga ay sa level ng pagsasabuhay.
sapagkat yan ang problema ng ating bansa. 500 years na ang Kristyanismo sa ating bansa, pero ano yung pangunahing problema ng ating bansa? Nagpalit-palit na ang mga pangulo ng bansa natin, at yet iisa pa rin palagi ang problema at lumalala pa. Korupsyon. Di ba? Korupsyon. At ang korupsyon ay, yan ay pinakasalungat sa itinuturo ng Ebanghelyo. Sapagkat ang itinuturo nga ng Ebanghelyo ay huwag kang magnanakaw. Ang korupsyon ay pagnanakaw. Kaya hindi itinuturo ng Kristyanismo ang magnakaw. Kaya nga ibig sabihin, tayo ay, sabi nga ay, we were, as Catholic, as Filipino Catholics, generally, we were sacramentalized, but very poorly evangelized. Ano ba ibig sabihin nun? We were sacramentalized. Yes, we believe in the sacraments, we receive the sacraments, di ba? Nagdadasal tayo, nagpuprosesyon tayo, nag-aalaga tayo ng mga santo. Kaso hanggang doon na lang. Yung challenge ng Ebanghelyo ay hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga. Kaya tuloy, anong nangyari sa ating pananampalataya? Dichotomized. Ano ba ibig sabihin ng dichotomized? Yung parang split, parang hiwalay. Yung bang very devoted, very religious, palasimba, paladasal, nagro-rosaryo, nagdidebosyon. And yet, humihingi naman ng lagay, humihingi naman ng komisyon. Para sa kanya, normal lang yun. Kahit siya isang public servant. Yun ang ibig sabihin ng split spirituality. Ito yung pananampalataya ko, ito yung pagsasabuhay ko. Wala silang pakialam sa isa't isa. No? Yun ang problema. Ang magiging hamon, ang hamon sa atin ng Panginoon ay paano natin pagtatagpuin yun? Yung pananampalataya ko at yung aking pagsasabuhay ay magkaisa. At pag nagkaisa yon, saka lang talaga natin maalis ang korupsyon sa ating lipunan. Ganun pa man, ito'y kinakailangan magsimula sa bawat isa sa atin. Kailangan talagang isilang si Kristo sa ating puso. Upang sa ganon, ang pagsasabuhay natin, ating pananampalataya, ay hindi superficial, kundi talagang mula sa ating puso at kalooban.